up mga ka-chongnat? Today is Saturday. As you can see mga ka-chocks, nasa highway tayo dahil meron akong pupuntahan. Anyway, today's video, papaayos ko yung upuan ko. Magpapalit ako ng seat cover. Wow, seat cover, layo pa ng dinayo. Woohoo! Kasi mga ka-chocks, ganito yun. Wala kasi akong makitang nag-aayos nung upuan na option 1. Kasi ang aking upuan dito sa aking Snipey is nakalagay is option 1. Wala lang kasi yung gumagawa nito at nagtatahi. At meron akong nakausap. Yun, gumagawa sila yan. At nagpapalit sila ng seat cover sa option 1. Pero aayos nila at babaguhin. Kasi hindi kasi magmamatch yung ilalagay nilang cover ng option 1. So kaya dadayo tayo ngayong araw na to dun sa North Caloocan. At wala pa akong exactly lugar kung saan mismo sa North Caloocan. But pagkadating ko naman doon sa may St. Avenue, i-stream ko na lang siya para malaman ko yung exactly point ng ating lugar na pupuntahan. So anyway, nandito tayo sa Barangay Bangkal kung saan na dito yan sa ilalim ng Skyway sa Makati. At ang way na to is Osmania Road kung saan traffic. At ayan, maraming mga sasakyan. Maaga pa lang traffic na. So babaguhin nila yon dahil para mag-match dun sa seat cover na ilalagay nila. So para makita natin yung mga ka-chocks kung paano yung proseso ng kanilang pagkagawa na upuan na option 1 na cabin box yung tawagin. Magaling kang kupal ka! So nandito na ako sa bahay ni Sir dahil dito nope. Dito pa ako magpapagawa ng set cover. Really nigga. So magmula pa rin yaki hanggang dito sa North Caloocan, sinabot ako ng 2 hours sa biyahe. Isang malari kasi dun yung mga traffic. So tingnan natin yung mamaya mga ka-chocks ha. Ano na lang. Nakadirito natin siya. Yan, kaso dito po itsura yung ano. Ganyan talaga siya. Bawa ito, gagawin natin red. Maano talaga natin siya. So yung pangalan dito rin po? Oo, ito. Malalagay natin. Sir, yan to, print ba to or cut out mo lang? Cut out lahat yan. Wala siyang print. Kung maliliit yung chocks mo ito, masyado na mahaba. Hindi nakakasya. Really nigga. Magko-compress. Wala dina. Hindi. Gusto mo kasi sir, di ba dito natin ilagay. So lalagay pa to. Kung cover namin, hindi na to malalagay. Ah, ganun. Oh, no. So, ganito yung design natin. So, ano yung sinid mo? So ito sir na original pa, nakaano pa na to, nakaragbihan bo? Kaya pala minsan pa nagpapano ko sa North Caloocan, hindi daw basta-basta. Wow! Oh, iwan talaga po. Tapos by schedule sila, araw. So kung papagawa kayo guys, dito yan sa bahay nila, Sir Alvin. Boss Cesar. Sila mismo gumagawa. Yung nga lang, mag-antay lang 30 hours. Really, nigga. Basta-basta. Magaling gawin. Kano na pag-alito kayo. Ito mga sisi. Ay, kung yung, ano po, yung standard ng upuan, madali lang po. Di ba yun? Gawin. Paper dito. Same lang din.
susunod naman ginagupit ni Kuya is yung moto. Mano-mano. So ito po, ano to? Cut out din. Lapit mo pala, sir, ha? In drawing setup. Ito yung mukha nung may-ari. Ang anak niya, nung may-ari. So ito mga, ito guys, oh. Gawa lang ni Sir Cesar, ang lapit. Sariling cut out lang to. Pero kuha-kuha yung ano, tsura nung anak nung may-ari. Akala ko hanggang print lang, pagka, di ba sa iba? Sabi ko naman, sir, pag gano'n, kaya pang cut out. Ah, bali, papadala muna po yung picture. So, kung... Sinay sila ng picture, halimbawa, ito. Sinay nila yung logo nila. Apo. Hindi na kaya ikaw. Hindi na kaya, o. Oh. Kasi lalat yung gulay po, eh, no? Tsaka yung mga, ano? Crazy na kasi, eh. Ayun na po ba yun, sir? Ang mabubilis na. Wow! Nakadikit na po ba yun? Diba, bubuhin mo na yun. Nakalang dinidikit natin. Okay pala, okay, ganda. Okay, hindi magpantay pag kasama ng tatay. Bubuhin mo na lang siya. Lagyan natin ang number para sulit naman na lang. Nag-guess ka ng number. So ito na yung gawa ni sir. Chokes mo ito. Tapos ilalagay niya dun sa dito. Ayan, tatlong kulay. Kaya ito pinalagay ko kay Sir Cesar. Oh my God! Yan, okay. Wow! Gandang combination. Ganyan sila. Saan po, saan ang motor po yan? Honda Beat. Nasa Honda Beat po? Oh my God! Ginawa mo? Wow! So ito mga kachoks is order kay Sir Cesar sa Honda Beat daw to. After mong hindi ganyan, sir, katahiin naman yan. So, ganun pala yun, proseso niyan. Kailangan mo munang i-dikit, tapos i-align. Ah, ganun. Ah, okay, okay. So, after ma-layout ni sir, at mabuo niya, mano-mano. So, linagay niya na dito. Then, linagay niya ng rugby, tsaka ito, at yun. Para after mamaya, tatahiin na lang. So, nasa alignment na po yan, sir. Nakalay na yan. So, tahiin na lang yan. Para ma-fix, ano? Okay. Para hindi siya tumabingi. Hindi siya tumabingi, o. Pwede, pwede. A few moments later. Sir, ano mo yan, sir? Po? Ah, yung bukol niya. Oh my tapos God! Papatungan. Wow! Ano yung lalapakan niya? Same pa rin po. Yung ano, yung foam na ilalagay natin. Yung foam niya, ha? Pero yung dun sa harap po, wala na pong babaguhin. Ah, magbabawa. Tatanggal po talaga yun? Oh no! Babawasan po ba yan? Papalitan natin lang yung ibang parang maligas kasi ano, sir? Ba't sir yung tabasin niyo, sir? Ah, mahaba po. Kailangan talaga fit sigo sa ano na sa cover ano.
So okay na sa'yo? Finish na. So kailangan talagang tabasin yan. Ba't magkain din? Hindi. Labas sana, no? Ba yun? Panag kasi pagkasip ng habay, no? So ayan guys, after niyang malagyan ng ano, mag-untacker yung gilid, kailangan niyang bawasan talaga para sumakto lang siya. Malinis. Oo nga, no? Para nga daw mas malinis tingnan. Ayos. So finish product na. Yun. Kaya na po yung aking dating option 1 ngayon. Ano na? Customized na. Mapal na nga talaga yun, sir. Siguro din ako sa mga ngalay. Lalo dito. Fix na fix talaga siya. Tsaka hindi siya ano, no. Ayan. So ito na po yun, guys. Yung aking dating option 1 ngayon. Ano na. Customized na nakalagay. So kakabit na lang yan, sir. Alright. 1 eternity later. So after nilang matapos yung ano upuan ko, kakabit na siya din sa snipe ko. So tara, tingnan natin. Yung mas lalong babagi tingnan. So kabit na lang ano, sir? Nice. Alright, so ayun na nga po mga ka-chocks. Sulit na sulit kasi tingnan nyo naman, bagay na bagay sa snipe ko yung gawa ni Boss Cesar. Dahil pinakustomize ko sa kanila yung ganung setup ng aking upuan, na which is dating option 1. Akala ko nga guys, pagka option 1, ang hirap gawin. Pero dahil sa kanila is madali lang dahil dami na sa kanilang papagawa. So yun na nga po, napaka smooth, solid, napakaganda guys. Kaya hindi kayo magsisisi pag kayo pumunta dito kaila Boss Cesar. Dahil kung anong gusto nyong design ng upuan nyo, kayo pong masusunod. So napaka solid talaga. So okay na po yun, sir? Okay na, sir. So kapag magpapagawa po kayo ang mga ka-chocks, punta lang kayo dito sa lugar nila, Boss Cesar. Ano nga ulit na lugar niya, sir? Sir? Ano po ngang street to? 176. So North dito Caloocan. Po yan sa 176 North Caloocan. Bagong Silang. So dito niyo po yun puntahan dahil dito po nila ginagawa yung pag-customize ng upuan. Kahit anong klaseng upuan, pwede po yun ano. Kasi dati-dati, yung option 1, wala talaga ako mapagawa nun kasi gawa ng ang hirap daw tanggalin dahil buo at naka-rugby. Di gaya ng iba, nung mga standard is madali lang daw. So mabuti nga, nakilala ko si Boss Cesar sa online. So dinayo ko siya, kaya wala rin po, okay naman po kahit malayo, at least sulit naman yung gawa nila. Napaka-smooth. Yun. So thank you boss ah. Salamat. So ulit talaga, tsaka ganun din kay Sir Jerome, thank you. At ganun din kay Boss Joshua, thank you ah. At kay Madam sa pag-accommodate sa akin, talagang appreciate ko yung pag-welcome nila sa akin. Talagang family ka talaga dito, hindi ka ibang tao pagka pumunta kayo. Yun. Hey, Madam, ano nga ba? Kay Madam Dayan, salamat din po. Thank you, thank you. So hanggang dito nga guys, at kung nagustuhan yung video ko, palike naman, like and subscribe, okay? Palike naman, share and subscribe. So hanggang dito lang, bye-bye. Yeah.